Hello? Walang kaaway sa Facebook. Ang naawayin ko naman dito, sino pa yung maarte na host ng ABS-CBN na si Chris Aquino? Well, Chris, napanood kita. Nangampanya ka ngayon, binabanatan ka sa media, kahit saan binabanatan ka ngayon. Alam mo, parang ganito nangyari, mali ka na. Or sabihin natin, dahil kapatid ka, may karapatang ka sumakay ng chopper. Pero, para sa akin, pang-aabuso yun. Hindi mo dapat ginawa yun kasi kahit anong sabihin mo, lalo't eleksyon. Hello? Dapat di mo ginawa yun dahil masisilip at masisilip ka talaga. Tingnan mo nga si Duterte. Ano yun? Track lang. Track lang kay Duterte. Kaway dito, kaway doon, tao dyan, tao doon. Eh ikaw, helicopter, bodyguard, and everything. Ilang helicopter? 4, 5, 6? Hindi ko nakita eh. Pero, yaya dito, yaya doon. Bodyguard, what? What's up? Kaloka ka talaga. But, hello. Huwag mo sasabihin. Sabi ng kapatid mo, nagbabayad ka ng tax. Eh, nagbabayad din naman kami ng tax. At maraming taong nagbabayad ng tax, mapahirap, mayaman, o middleman, nagbabayad ng tax. Kaya huwag sasabihin ng kapatid mo na nagbabayad ka ng malaking tax. Wala kaming pakialam. Ang issue dito, ang paggamit mo ng chopper, mali yun, abusada ka. At ngayon, ito ka na, si kumpanya-kumpanya. Hello people! Ngayon binabanatan ako sa media. Ipagtatanggol niya ba ako? O, sagot ang mga tanga. Oo, hindi mo alam. 70% Duterte yun. Mga plastic yung Duterte lahat yun. Siyempre, kampanya yan eh. Andyan ka eh, para makita ka. People, alam nyo, dinivert mo na naman kanino? Kay Marcos. Para isarado ang issue ng chopper. Chris, yung kaartihan mo at pinagmamalaki mo pang, ano ba yun? Naglakad ka ng ilang kilometro? 3 kilometers? Pinagmamalaki mo yun? Kailangan mo yun, tanga! Kasi ang taba mo, para man lang natagtag yung mga mantika mo. Diyos ko naman, may pagmalaki ang... Hindi ka nga nag-exercise, sa dami mong pera, tamad-tamad mong mag-gym. Diyos ko dahil. Kaya alam mo, huwag mong gawin ng mga tangang mga Pilipino. Utak ka pa naman. Sayang, maski sa pag-ibig, tanga-tanga mo. Gusto mo rin, dapat yung pinuputig. Bigan, eto, magsasalita na ako ngayon kasi, di ba everyone knows na ako noon ang number one na lumalaban noon kay Duterte?